Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Hindi po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto, dalihang kasaysayan na ipinadala ni Celia dito sa ating bula. Love and Memories. Nagtapat ng pag-ibig sa akin si Herman nang minsang inihatid niya ako sa amin. Niyakap niya ako at hinalikan. Hindi ko nahinayaan na may masamang mangyari pa sa amin. Niloko rin siya ni Bea dahil pinirahan siya ni Herman na hindi si Herman ang ama ng pinagbubuntis niya. Kaya napakasakit sa kanya ang nangyari. Humingi ng tulong sa akin si Herman para makalimutan niya ang nangyari. Kinausap niya ako para sa ang bagay. Nakailangan ng aking desisyon at ang aking mga magulang. At... Celia, pwede bang makausap ko yung mga magulang mo? May importante lang akong sasabihin sa kanila. Ah, kaya pala pumasok ka dito sa bahay namin. Dahil may sadya ka sa kanila. Eh, ano ba yun, Herman? Gusto ko lang makilala sila sana. At nang makilala din nila ako, na ako'y tapat na nagmamahal sa'yo. Tapat yung hangarin ko sa'yo. Sige na. Pumayag ka na. Dahil lang gusto ko eh, magpakasal na tayo. Eh, hindi pa ako handa para mag-asawa. Kasi, hindi ko pa lubos na pagsilbihan ang aking mga magulang. Celia, walang problema diyan. Ako lang mahalang sumuporta sa mga magulang mo. Pumayag ka lang na magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Ano? Payag ka ba? Herman, bigyan mo pa ako ng konting panahon para pag-isipan ang bagay na yan. At gusto ko rin na ipaalam sa aking mga magulang kung payag din sila sa gusto mo. Sandali ha, tatawagin ko sila para makausap mo sila. Ah, sige. Iintayin ko na lang sila dito sa salas ninyo. Sana nga magkasundo kami ng mga magulang mo para sa pagpapakasal nating dalawa. Ewan ko lang kung ano ang magiging desisyon nila. Eh, baka ako pa rin ang magdidesisyon. Ah, sandali. Tatawagin ko sila, Herman. Dito ka lang ha. Asan po si Itay? Gusto kasing makausap ni Herman. Ewan ko lang kung anong sasabihin sa inyo. Ay, ganun ba anak? Hindi ba ako nakakahiya? Magpapalit pa ba ako ng damit? Ah, opo, inay. At saka, magsuklay naman kayo. Para naman kayong pinahanginan. Gusot-gusot ang buhok ninyo. Eh, baka magulat pa si Herman pag nakita kayo. Ay, teka anak. Baka gusto niya kaming makilala. Dahil sinagot mo na siya, ganun ba anak? Baka gusto na niyang mamadhikan. Ewan ko lang, inay. Pero ano kaya ang gusto niyang sasabihin sa inyo? Kung sakaling tanungin niya kayo ni Herman, inay, na gusto akong pakasal, payag ba kayo? Ah, anak, ikaw ang dapat na magdesisyon. Kung mahal mo siya, eh di mabayag ka kung gusto mo. Hindi kami kukontra ng itay mo. Basta maging mabuti siyang tao. Opo, inay. Ang sabi pa niya, basta raw pumayag ako na pakasal sa kanya, siya na raw ang bahalang magsuporta sa inyo. Ah, ganun pala eh. O di sige na, kung bahal mo siya anak. Ano, pumayag ka na para hindi ka na mahirapan na magtrabaho para sa amin ng
itay mo. At alam ko, payag din ang itay mo sa sinabi ko. Ah, sige po, inay. O sige na, magpalit na kayo ng damit at magsuklay kayo para naman kayong bruha. Ah, sige, inay, ha? Gawin niyo ang sinabi ko sa inyo. Magsuklay kayo bago kayo lumabas dito. Ay, ang tagal mo na bang umuwi, Ikeng. May importanteng tao na bisita natin kanina. At gusto tayong kausapin na dalawa. Kaya lang, wala ka. Ako na lang ang kinausap at iparating ko raw sa iyo kung payag ka. Ha? Eh, sino bang taong yan? At importanteng tao ka mo? Eh, sige, sabihin mo kung anong sadya niya at sana bumalik para makapag-usap din kami. Alam mo, pumunta rito ang boss de Celia. At naliligo na pala sa anak natin. At sa tingin niya, ay gusto rin siya de Celia. Kaya gusto ay mabandi ka na siya. Ano sa palagay mo, Ikeng? Ay, naku, Binang. Kung ako ang tatanungin mo, payag na payag ako. Aba, eh, bihira na ngayon na ang isang may kaya sa buhay ang makakasalan na ay mahirap ang buhay. Kaya may swerte tayo, Binang. Makikinabang tayo sa ginhawa na ibibigay niya kay Celia. Kaya kumbinsihin natin si Celia na pumayag ng pakasal sa boss niya. Ay, ikaw ha, Ikeeng, mukha kang pera. Para mo nang ibinebenta si Celia, makabit mo labang ang maging hawang buhay. Huwag kang ang maarte, Binang. Dumating na nga ang magandang kapalaran ng anak natin. Ayaw ka pa. Ay, dako. Kahit gusto mo, si Celia pa rin ang dapat tanugin. Kung payag siya, dahil siya ang magkikisama at hindi tayo. Naintindihan mo? Sige, ikaw ang bahala. Pero alam ko, napapayag si Celia na pakasal sa boss niya. Eh, tingnan mo, bakit niya isinama dito para kausapin tayo? O di ang ibig sabihin, payag siya sa gusto ng boss niya. O di ba? Ay, hindi ko alam. Basta si Celia ang magsabi sa atin kung ano ang gusto niya. Huwag mo siyang diktahan. Baka konsensyahin mo pa para pumayag lang sa gusto mo. Kausap po ng ina niya, Tita Ma. Payag na sila na magpakasal tayo. Basta, pumayag ka lang daw. Alam mo, makulit ka rin, kagaya ng naliligaw sa akin na si Ricky. Pero, ayaw ko sa kanya. Kaya hindi niya ako napilit. Ha? Baka may plano siya sa'yo. Yan, mas mabuti pa siguro magpakasal na tayo. Para hindi ka na niya guluhin. Yun din ang iniisip ko eh. Dahil nang umalis siya, masama ang kanyang loob sa akin. At sinabi niya na mag-a-abroad para makaipon at saka siya babalik sa akin. Oh, tingnan mo yan. May balak pala siya sa'yo. Kaya pakiusap sa niya. Kung mahal mo ako, sabihin mo na. Para hindi na ako matakot na maagaw ka palang iba sa akin. Pakiusap. Huwag kang mag-alala. Para mapanatag ang kalooban mo, payag na ako na magpakasal sa'yo. Ha? Totoo, Celia? Celia, hindi mo lang alam kung gano'n ko kasaya ngayon. Dahil matutupad na yung pangarap ko na ikaw ang babaeng ihaharap ko sa altar. At sa lalong madaling panahon, itatakda na ang ating kasal. Magpapakasal na tayo. Thank you.
Ganito pala, pag may asawa ka na, at ang mahal mo ang iyong kapiling, laging masaya at kontento sa isa't isa. Nadama ko ang init ng pagmamahal sa akin ni Herman. Sana hindi siya magbago sa akin. Ang himbing ng kanyang tulog, parang napagod ng husto. E papaano naman kasi sinagad niya ang magpaligaya at hindi raw siya magsasawa sa akin. Herman, mahal din kita. Bato, inaantok na rin ako. Kailangan ko na rin matulog dahil pinagod din ako ni Herman. Ang loko, parang nakakiti na natutulog. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Anong sabi ko sa'yo, Binang? Masaya ang buhay natin. Walang problema dahil sagot tayo ng ating manugang na mayaman. Ay, nagsasaya ka ha, Ekek. Dapat magpasalamat ka naman sa Diyos dahil maginhawa na ang buhay natin. Hindi yung puro saya ang inaatupag mo. Naglilibre ka sa mga kumpare mo ha. Natural naman yan, Binang. Dahil noong walang-wala tayo, hindi sila naging marapot sa atin. Lagi tayong tinutulugan. Kaya, tumatanaw lang ako ng utang na loob sa kanila. Pero hindi ka ba nahihiya sa manugang natin? Lagi kang humihingi ng pera para lang sa iyong mga luho. Ikaw talaga, Binang. Hindi ako humihingi, kundi kusang loob na nagbibigay para ako ay mag-happy-happy habang nandito pa raw ako sa mundo. Totoo ba yan? Na hindi ka naghihingi? Alam mo, pinapakain na tayo dito, kaya bahiya ka naman sa kanya. Hayaan mo lang na magbigay. Dahil alam mo, marami akong nakikita na pera niya na dinadala dito sa bahay. Ewan ko lang kung alam ni Celia yan. Ha? Bakit siya magdadala ng pera dito? May bangko naman para i-deposito ang pera niya para hindi malakaw. Baka may makaalam na may pera dito sa bahay ay may magtangka na magnadakaw dito sa bahay natin. Kaya sabihin mo yan kay Celia. Pero nasa labas pa rin si Herman. Parang may hinihintay. Sino kayang hinihintay nun? Ha? Sino kaya yun? May mga lalaking dumating at pinapasok ni Herman. Ayun, pumunta sila dun sa bodega. Ano kayang tinitingnan nila dun? Naku, bigla akong kinabahan ah. Ano kayang ginagawa ni na Herman at ang mga lalaking yun? Teka, may kinuha sa bodega. At, ha? Mga armas? Anong ibig sabihin nun? Saan sila pupunta? Ayun, umalis na ang mga lalaki at naiwan si Herman. Kailangan na malaman ko kung ano yung patago na ginagawa ni Herman. Kailangan kong malaman. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin. Celia, adak, parang may malalim kang iniisip.
May problema ka ba? Wala po, Inay. May naalalang po ako. Alam niyo, Inay, parang naiinip ako dito sa bahay kasi wala akong ginagawa. Ada, sadayin mo na ang sarili mo na ikaw ay may kaya na sa buhay. Kaya lahat ng gawain dito sa bahay ay may kasambahay na gumagawa. Oo nga po, Inay, eh tamad din akong lumabas. Teka, Inay, hindi ko pa nakausap ang matalik kong kaibigan. Eh, naku, Inay, sigurado, nagtatampo na yun sa akin. Pero, anak, sinabihan ka ni Herman na huwag kang lumabas ng nag-iisa dito sa bahay. Dahil delikado, alam mo na ang masasamang tao. Magkapag-interesan ka nila na gawa ng masama. Tama po kayo, Inay. Kailangan na may bodyguard ako pag may pupuntahan ako. Ito ang hirap eh. Pag alam nilang negosyante ang asawa, nadadamay na pag-interesan nilang asawang babae. Kaya hindi ako makakagala. Ah, hindi ba, Inay? Sasabihin ko kay Herman na bukas ay mag-happy-happy tayo, ha? Ay, kung gusto ni Itay na sumama, tayong tatlong lalabas, Inay. Ay, naku, anak. Kayo na lang. Dahil mahina na ang tuhod ko. Mabagal na akong lumakad. Hindi gaya noon. Ibilin na lang ninyo ako ng makakain. Ay, teka nga pala, anak. Alam mo ba na may dinadalang pera dito sa bahay ang asawa mo? Ha? Eh, wala po akong alam, Inay. Hindi naman sinasabi ni Herman eh. Kaya ang alam ko, ang lahat ng kinikita ng negosyo niya ay diretso sa bangko. Eh dahil mahirap na, baka may magmanman na may dalang pera si Herman. Delikado siya. Ado? Si Herman, saan kaya siya nanggaling kagabi? Hindi ko na malayan ang kanyang pag-uwi, ha. Madalas na siyang lumalabas sa gabi at marami siyang kasama na kalalakihan. Ano kayang inaatupag ni Herman sa labas? Bakit gabi niya ginagawa? Di bali, pag-gising niya mamaya, tatanungin ko siya. Sino kayo? Bakit bigla lang kayong pumasok dito? Sino kayo? Mapulis kami, Mrs. At may search warrant po kami para maghalugog dito sa bahay niya. Herman! Herman, gumising ka! May mga pulis na dumating! Herman! Makita nung ba yan? Mga pulis? Bakit kayo nandito at pumasok kayo sa bahay namin? Huwag kayo mag-alala. Hanapan lang namin ang tungkol sa droga na itinatagulin nyo dito sa inyong bahay. Hindi. Walang droga dito. Eh, umalis na kayo. Tumahimik muna kayo. Sir. Men! Sir! Halong-hugan ninyo ang buong kabayan. Ay, sir! At kapag wala kami nakita, alis din kami. Sige lang! Move! Yes, sir! Eh, hanapin ka ng droga. Herman! Herman! Anong ibig sabihin nito? Ano? Pag-iusap sa niya, wala akong kasalanan. Hindi totoong binibintang nila. Hindi ako drug lord. Wala akong kasalanan. Wala akong magagawa, Herman. Mabigat ang kaso mo. May nakuha ang mga pulis sa bodega na mga droga. Hindi ko akalain na sangkot ka sa sindikado ng bawal na gamot. Hindi, Celia. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa yan. Ilabas mo ako dito sa kulungan. Gawin mong lahat. Kumuha ka ng magaling na abogado. Tulungan mo ako.
ayoko dito sa kulungan. Hindi. Ayokong makulong. Alam mo, Herman, alam mo ba, positibo ka rin na drug addict. Kaya pusher ka at nagbibinta ka ng droga. Hindi, Celia. Ikaw lang ang inaasahan ko na tutulong sa akin. Huwag mo kong pabayaan. Mahal naman kita, Celia. Kaya tulungan mo naman ako. Herman, mahal din kita. Mahal naman. Pero anong magagawa ko? Anong gagawin ko? Ano? And I na naging mayaman si Herman dahil sa ipinagbabawal na gamot. Akala ko maswerte ako, pero malas ko pala dahil nabilanggo ang aking asawa. At dahil mahal na mahal ko si Herman, lagi ko siyang dinadalaw sa bilangguan. Pinapalakas ang kanyang loob at tinutulungan ko rin siya. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Celia. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan natin tampok sa linggong ito. Liham kasaysayan na ipinadala ni Celia. At naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po ninyong abangan ang aming ihahandong sa inyo dito pa rin sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilabatan ng tunog ni Robert De Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.